Kuha na natin ang lamang loob dito. Kailangan na nating umalis. Delikado tayo rito. Kailangan ng mga anak ko ang pagkain. Nagugutom na rin sila. Bumalik na lang tayo sa susunod. Mga pesing aswang kayo. Peste kayo sa asyenda namin. Pinagpapapatay niyo mga alaga kong baboy at manok. Mga salot kayo. Itong bagay sa inyo. Peste kayo. Tatakas ka pa, ha? Ito na nga ba sinasabi ko? Iiwan mo ako rito. Kung hindi matigas ang ulo mo, hindi sana tayo abutan na mayari. Siba tayo! Siba! Siba! Sige! Magbalik kayo rito! Mga perwiso kayong aswang! Pinuno! Hello po, Dark Shadow. Ako nga po pala si Ignacio. Isa akong personal bodyguard ng isang negosyante dito sa bayan ng Bukidnon sa Mindanao. Matagal na po ako nagtatrabaho sa kanya. At ang kwentong ibabahagi ko ay matagal nang nangyari noong binata pa ako. Araw-araw po akong nakikinig sa inyong channel. Ito lang po kasi ang libangan ko sa mga nakaiinip kong araw kung saan ako nakadestino. Isasalaysay ko po sa inyo ang kwento ng amo ko at ng kanyang babaeng minamahal. Kakaiba po ang kanilang kwento, Dark Shadow. At humingi talaga ako ng permiso sa kanila para lang maikwento sa inyo ang kanilang naiiba, nakakikilig at makapanindig balahibong kasaysayan. Talagang humahanga po ako sa kwento ng kanilang buhay. Ang hiling lamang po nila ay mapalitan ang aming mga pangalan, lugar at pangyayari para na rin po sa pribadong pagkakakilanlan. At nais ko po sana mabigyan din po ito ng buhay ng inyong mga drama talent. Ang galing mo, boss! Natamaan mo yung isa sa kanila! Dahil sa maliwanag ang buwan, kaya nakitang pasuray-suray ang lipad ng aswang na yun! Mamatay na sana mga demonyong yun, ah! Kaya lang, boss, delikado. Mapanganib kung napatay mo ang isa sa kanila. Hindi sila papayag na hindi makapagiganti sa inyo. Babalik tayo sa Maynila ngayon din. Hindi na natin hihintayin bumalik pa ang mga demonyong aswang na yon. Perwisyo talagang mga yan, eh. Nabilang na ba kung ilan ang naperwisyo ng mga aswang na yon? Binilang po ni Lucio ang mga manok. 30 lahat ang namatay. 3 baboy ang wakwak ang tiyan. Kahit kailan talaga. Ang mga aswang na yan, wala nang pinipili. Bakit hindi na lang sila magbanat ng buto? Hindi yung nangunguha lamang sila ng mga alagang hayop dito sa asyenda. Nakakabanas talaga. Dapat sa mga yan, inililibing ng buhay. Sino po may kawa nito sa inyo? Anak, hindi ko na kaya. Patawarin mo ko sa lahat ng pagkukulang ko sa'yo. Alam kong hindi na ako magtatagal. Pero sana, mapatawad mo ko. Ikaw na ang bahala sa kapatid mo. Pasensya ka na rin. Kung nabuhay kayong may dalang sumpa ng pagiging aswang. Ito rin ang dahilan bakit namuhay tayong malayo sa karamihan. Paalam. Ama, hindi nyo kailangang mamatay.
Kailangan namin kayo. Kailangan din kayo ng kapwa ko, aswang. Anak. Ang anak ng may-ari ng asyenta. Siya ang pumaril sa akin. Ama! Ama, gumising ka! Ama! Patawarin mo ako. Hindi ko na ipagtanggol ang pinuno. Hindi pa siya malakas. Kaya hindi gumana ang birtud. Kaya tinablan siya ng bala. Magbabayad ang may kawan nito. Buhay ang inutang niya. Buhay rin ang kabayaran. Balikan ninyo ang asyenda. Patayin ang pumatay kay ama. Wakwakin niyo ang puso at balon-balunin niya. Ipaghihiganti kita, ama. Ipaghihiganti kita! Sa takot naming maabutan ng mga aswang, umalis ka agad kami ng asyenda. Ilang linggo lang ang nakararaan, nabalitaan na lang namin na binalikan pala ng mga aswang ang amo ko. Mabuti na lang pala, nakaalis na kami doon. Hindi na rin hinangad ni Boss na bumalik sa asyenda at nag-focus na lamang ito sa ilang negosyo ng kanyang ama sa Maynila. This is it. Nandito na ako sa kumpanyang ina-applyan ko for secretary. Napaka-elegante ng building na ito. Sa labas pa lang, kita mo ng floor-to-ceiling window. Kitang-kita ang malaking tanawin sa labas. Ayun ang elevator. Nasa 6th floor pang boardroom na pupuntahan ko para sa final interview namin. I have only 10 minutes more to go para hindi ako malate. Magmamadali na ako. Excuse me! Yes? Labas ka muna. Ano? Labas ka muna! Ayaw niyang may kasabay sa elevator. Ano ka? Nauna akong pumasok sa elevator na to. Kung gusto mo, edi sabay na lang. Nagmamadali rin kasi ako eh. At saka ang laki ng capacity ng elevator na to. Bakit ako lalabas? Hindi nga pwede. Lumabas ka dyan. Kung ayaw mong kalad ka rin kita palabas. Aba, excuse me. Pare-pareho lang tayong tao dito. Pare-pareho rin tayong nagmamadali. Kung sa iba nagagawa yan, sa akin hindi. Ayaw mo ha? Ayaw ko rin talaga dahil nagmamadali din ako. I have only 10 minutes more to go. Malilate na rin ako sa pupuntahan ko. Walang pakialam ang boss ko kung ano man ang problema mo. Basta lumabas ka dyan. Alam ng lahat ng nasa building na ito na hindi nakikisabay si boss sa ibang tao sa elevator. Aba, discrimination yan ha. Pare-pareho lang tayong namumuhay sa mundo. Pare-pareho tayo ng karapatan. Hindi ako lalabas ng elevator na to. Dami mong dada! Ano ba? Bitiwan mo ako! Diyan ka sa labas! Abad! Hoy! Bastos! Walang modo! Antipati ko! Loser! Abad! Loser pala ha? Tandaan niyo tong araw na to. Babalik sa inyo ang lahat ng ginawa niyo. Ano ba yan? Kung ano-ano nang nasasabi ko. Makarma sana kayo sa ginawa niyo. Boss, sakay na kayo. Sasabay ako. Nagmamadali rin ako. Hindi pwede. Bye, chatter girl. Nakakadalawa ka na ha? Hoy! Buksan niyo to, sasakay ako! Kalma, hindi pwedeng may makalata kung sino ka, Alexa. Tandaan mo, narilito ka para hanapin ang lalaking pumatay sa iyong ama. Nasa business world siya. Hindi magtatagal. Magtatagpo rin ang mga landas namin. Sa hagdaan ako magdadaan.
Aba, wala pang 2 minuto nang lumabas kami ng elevator, ah. Sagdan ka dumaan pero narito ka na kaagad. So, aplikante rin pala ang boss mo. At dito rin sa company na ina-applyan ko. Paano ka nakarating agad? From first floor to 6th floor. Paano mo nagawa yun? Aabalahin mo na naman ako? So, you're late? Dahil kasalanan nyo, alis nga dyan at nagmamadali ako. Kakaiba to, ha? Durable ang babaeng to. Paano niyang nagawa yun? Aba, sabay yung mag-interview sa akin. Napaka-weird naman ang mag-interview na to. At saka, bakit nakaupo siya sa executive swivel chair? Ang boss ata ng company ang mag-interview sa akin. Ay, kinakabahan ako. Alexa, kalma lang. Ay, bakit nakatalikod siya? Anong klaseng interview ba to? Hindi niya ba napansin pumasok na ako? Ang weird naman ito. Alam na this. At ngayon pinuksan naman yung TV at nagplay ng video na hindi ko naman maintindihan. Did you get the point of the movie clips? What? I need a secretary who can work under pressure. Adaptability is one of the attributes we are looking for in a secretary. A secretary may face changing priorities and unexpected tasks. So being adaptable and flexible is valuable. Is that kind of secretary you are? Ayoko sa sekretaring mabagal sumagot. Para kang computer na nalipasan ng panahon. Daig mo pa ang Windows XP sa bagal. You are wasting my time. You may go. What? At ikaw? Yes, I am who I am. Nasagot ng mga tanong mo kanina. Ako ang boss at ang may-ari ng building na to. President ng company na ina-applyan mo. And I have the right para gawin yun. Kaya kahit i-degrade ninyo ang ibang tao, gagawin nyo. Magagawa ko ang gusto ko at walang makakapigil sa akin. Ang mataas ang lipad, masakit kapag bumagsak. At ang mga nagmamataas, sila ang ibinabagsak. You are the last and the worst applicant. Grabe naman ho kayo, sir. Hindi nyo pa nga po napapatunayan kung worst nga talaga ako. Don't judge me in your own perspective. Treat me like how you interviewed the previous interviewers. I'll prove to you that I'm not a loser. I possess strong organizational and multitasking abilities. My proficiency in calendar management, record keeping, and communication makes me confident and ability to handle the demands of this role effectively. Kung ayaw mo sa akin, ayaw ko rin dito. Hindi ko ipinipilit ang sarili ko sa isang taong ayaw sa akin. Hindi lang kayo ang kumpanya dito. Thank you for wasting your time for me as a chatty girl, but not a loser. Bye, sir. Narinig niyo ba, sir? Yes, I heard all. Kakaibang babae siya, boss. Sa tingin ko, magiging asset siya ng company. Sayang kung pakakawalan mo siya. Abulin mo. Sir? Bilisan mo na. Bago pa siya makalabas ng building na to. Sir, namulang mga mata mo sa kanya. Hindi ito ang oras ng pakikipagbiruan. Abulin mo siya. Eh kung ikaw na lang kayang humabol, sir. Eh kung sisantihin kaya kita. Ako nga, sir. Oo. Ako ang bodyguard mo. Oo. Assistant mo na rin ako. Habulin ko na nga siya. Kakaiba ang babaeng to. Napakaganda niya. Kumpara sa mga naunang aplikante. Para siyang Korean woman. Lalo na kapag seryoso siyang magsalita. Malapor sila na ang kutis. At ang labi niya kaakit-akit. Panday ang mga ngipin. At ang katawan eh. Ano ba itong naiisip ko? Bakit ba kakaiba ang nararamdaman ko sa babaeng to? Sir, andito na. May nakalimutan ba ako at pinapabalik nyo? May nadala ba akong gamit mula sa eleganteng boardroom na to? Tanggap ka na. Ano? Parang ayaw mo. Hindi nga, sir. Seryoso kayo? Magsimula ka na bukas.
Sir, salamat talaga. Taka, hindi niya lang alam kung gaano kahalaga sa akin ang trabaho na to. Sorry po. Hindi ko lang napigilan ang sayang nararamdaman ko. Hindi ko sinasadyang mapayakap sa inyo. Yumigo, bumalik ka na lang bukas. Yes, sir. Salamat po. Hayaan niyo, sir. Hindi kayo magsisisi sa akin. Inahabol at tingin, sir? Ha? Natulala lang? Teenager lang? Ano bang pinagsasabi mo? Sir, Ricardo de los Santos. Mula pagkabata, magkasama na tayo. Dahil yaya mo dati ang mama ko. Sa mansyon, lagi tayong magkalaro. Hanggang lumaki ka. Nagkahiwalay lang tayo nung college ka na. Dahil hanggang high school lang ako. Kaya kilalang kilala na kita. Wala kang pinagkaiba kay Yaya. Ganyan na ganyan din kung magsalita sa akin. Type mo siya, no? Ano? Uy, nag-blush siya! Sir, matagal ka na rin namang walang girlfriend. Tsaka tingin ko, bagay na bagay kayong dalawa. Cute girl siya at malakuryana ang dating. Kayo rin mayroong matangos na ilong. Malalaking mata na puno ng buhay. At magintab na balat. Malaarteng kilay na nagbibigay ng kakaibang karisma. Ang mga labi mo natural na kaakit-akit. Naku, kung babae lang ako sir, niligawan na kita. Malaopa sa kagwapuhan. Handa mo ang kotse, may pupuntan tayo. May meeting kami with Mr. Chua. Doon na nga nagsimula ang lahat, Dark Shadow. Hindi ko talaga akalain. Makikita ko ang ngiting yun kay boss. Noong niyakap siya ni Alexa. Siguro huli ko siyang nakita ang umiti ng matamis 10 years ago. Pero simula nang makapag-graduate siya ng college, hindi ko na siya nakita ang umiti ng ganun. Nabasa niyo naman sa mga description ko sa kanilang dalawa. As in, mala Korean artist silang dalawa. Bagay na bagay silang dalawa, Dark Shadow. Naisip ko noon, hindi muna ako lalagay sa pagpapamilya hanggat hindi ko nasisigurong magkakatuluyan sila. Sir, close deal nyo naman si Mr. Chua pero parang ang layo ng iniisip mo. Hindi yun ang iniisip ko. Si cute girl? Oo. Ano? No, I mean... Sir, tayo-tayo na lang, magkakalokohan pa ba tayo? Pagmamanaw at tupagin mo ah, huwag ang buhay ko. Ngumiti? Isa pa. Oh, sige sir, meditate mo na siya. Gigisingin na lang kita pag nasa bahay na tayo. Ano yan? Parang malaking ibon na biglang makakasalubong natin. Ano? Aswang! Pandarin mo! Pandarin mo, kotse! Bilis! Dali! Bakit narito sila sa syudad? Isa lang ang ibig sabihin nito, sir. Marahil, nalaman na nilang narito ka sa syudad. Sinusundan ka nila. Pues, hindi ako natatakot sa kanila. Kung gusto nilang may maulit na mamatay sa kanila, sige, pagbibigyan ko sila. Pero grabe, sir. Nakapagtataka naman ata. Bakit nandito sila sa Maynila? Bakit nakasunod pa rin sila rito? Akala namin ni boss, natakasan niya na ang aswang. Hindi pa pala. Bagkus na sundan siya nito. Kitang-kita talaga ng dalawa naming mga mata. Ang tila malaking ibong aswang na bumangga sa amin. Kung kailan pa naman nagkakaroon ng love life si boss, tsaka naman nagsilitawan ang mga tiktik na aswang sa syudad. Wala kaming ibang kutob ni boss, kundi sinundan siya ng mga tiktik. Mula
Simula na maging sekretarya ko siya, naging smooth na opisina ko. Maasahan nga siya. At ang hindi maikakilang, totoo ang sinabi ni Ignacio. May angking pambihirang ganda ang babaeng ito. Uy sir! Nakatitig ka yata niyang kay Miss Ganda. Nagagandang ka yata sa kanya sir, no? Hindi ah. Tinitingnan ko lang kung maayos siya magtrabaho. Mukhang okay naman. Eh sir, hindi naman kayo ganyan sa dating sekretary niyo ah. Hindi niyo naman pinagmamasdan ng ganyan. Ginawa mo na ba ang pinagagawa ko sa'yo? Umayos ka nga. Aalis na po ako sir. Go. Napakaganda niya talaga. Tama lang ang haba ng kanyang itim na buhok hanggang bewang. Meron din siyang pointed nose. Napaka-perfect talaga. Ang ganda ng kanyang mga mata. Medyo chinita. Teka, asa na yun? Baka siya nawala. Tinitingnan mo ba ako, sir? No. I'm just thinking something. Anyway, tapos ka na ba sa pinapaayos ko mga schedule ko for this week? Opo sir. Heto na po, nakalista na. Okay. Thank you. Sir, napansin ko kahapon pa kayo balisa. Pagkatapos ng meeting niyo with Mr. Chua, akala ko po ba close deal na yun? Ano po bang bumabagabag sa inyo? Kanina may bumabagabag, pero ngayon wala na. Ha? Pwede ka nang bumalik sa table mo. Sir, mula nung hinayaan niyo ako, napansin ko, hindi naman pala kayo masungit. Ang bait niyo rin pala. Tsaka, parang hindi naman kayo mahirap abutin. Pinagsasabi mo? Personal secretary niyo ako, sir. Lahat ng transactions niyo, alam ko na. Pwera na lang sa personal mong buhay. Pwede niyo rin po akong pagkatiwalaan. Discretion and confidentiality. Meron ako niyan, sir. I am often handled sensitive information. I have the ability to maintain confidentiality. Sigurado ka? Yes, sir. Ano bang bumabagabag sa'yo? Paano kung sabihin ko sa'yong aswang ang dahilan ng ikinababalis ako? Ano? Galit ako sa aswang. Oras na makakita ko ng aswang na buhay pa, hindi ako magdadalawang isip na patayin siya. Ang anak na may-ari ng asyenda, siya ang bumarin sa akin. Ama! Ama! Sabi ko na nga ba, hindi ka interesado. Huwag mo na lang ipagsabi kahit kanino. Nakakaya eh. Tanda ko nang ito. Nagpapaniwala pa ako sa mga aswang. Ang weird, no? Weird nga. Balik na ako sa table ko, sir. Tawagin niyo na lamang ako kung maipapagawa kayo sa akin. Kung galit siya sa mga aswang, anong dahilan niya? Kailangan kong mag-ingat. Dahil kapag nalaman niya ang aswang ako, tapos na ang maliligayang araw ko sa kumpanyang ito. Konti nilang mga kotse sa parking lot. Si Sir ba yun? Nakasandal siya sa isang nakaparadang SUV. Sino kaya ang hinihintay niya? Pauwi ka na ba? Saan ba sa inyo? Iatin na kita. Hindi na po, sir. Nakakahiya naman po sa inyo. Magjijip na lang po ako. Malapit lang naman po ang apartment ko dito. Okay lang. Iatin na kita. Madalang ang jeep sa mga oras na to. Tsaka mag-aating gabi na rin. Kaya lang po. Sige na. Hindi ako alis dito hanggat di ka kumikilos dyan. Ikaw na rin may sabi, di ba? Mabait ako. Kaya huwag kang mag-alala. Iahatid lang kita. Yun lang. Sige po, sir. Pasok. Okay ka na?
ganda mo pala sa malapitan. Ngayon niya lang nalaman, sir. Mayabang ka rin, no? Ang cute mo rin pala, sir, kapag nakangiti kayo. Sa office kasi, lagi kayong seryoso. Anong sinabi mo? Cute ako? Oo. Nagugutom ka ba? Kain muna tayo sa resto, bago ka umuwi. Huwag na po, sir. Sa bahay na lang po ako kakain. Gabi na din po kasi eh. Mag-drive-thru na lamang tayo, tama-tama sa may kanto. Isang building lang ang pagitan mula rito. May tumungid ng pusang itim. Mukhang nasa gasahan ko pa yata. Bababa lang ako ha. Teka, bakit kailangan mo pang maglabas ng baril? Huwag ka matakot. Protection lang ito. Mali ko ba kung aswang yan? Mabuti na nag-iingat. Parang pamilyar sa akin ang pusang yon. Amoy ko siya. Ow! Mabuti na lang di ka nasa gasaan. Alis dyan! Baka barilin kita eh. Kapag malapit talaga sa squatter, may mga nagkalat na pusang gala. Oh, ano nang nangyari sa'yo dyan? Bakit tila natulala ka na? Hindi naman po, sir. Queen kasi, nag-alala ako. Baka nasa gasaan mo. Mabuti na lang at hindi. Tuloy na tayo. Kinagawa mo dito? Ano pa? Edi tulungan ka sa paghahanap sa pumatay sa ating ama. Kasamahan mo ang mga nanggugulo dito sa Maynila? Anong kasamahan mo? Kasamahan natin. Ang mission mo ay hanapin ang pumatay sa ating pinuno. Hindi mo na dapat pinatatagal yan. Bakit hindi mo pa natutuntun ang pumatay sa ating ama? O baka naman na-enjoy mo na ang buhay dito sa lungsod? Huwag mong hihintayin lumusob dito ang mga natitirang tiktik at atakihin ang mga tao rito. Hanggang ngayon ba, napupuno pa ng galit yung puso mo? Hangal, sa tono ng pananalita mo, kinakalimutan mo na ang planong paghahanap sa pumatay sa ating pinuno. Kailangan na itong malaman ng mga kasamahan natin para tumulong na sila sa paghahanap sa pumatay sa ating pinuno. Wag! Lalo lamang magugulo kung magkakalat ang mga aswang dito. Mapanganib ang mga kasamahan natin. Alalahanin mo. Konti na lang tayong tiktik sa lugar natin. Hindi mo ako mapipigilan. Kailangang malaman nito ng mga kasamahan natin. Kinakalimutan mo na kami. Ini-enjoy mo na ang buhay dito sa syudad. Lorena. Babalik ako. At sa pagbabalik ko, marami na akong kasama sa paghahanap sa pumatay sa ating pinuno. Mabuti na lang hindi nagpumilit si sir na pumasok dito. Kung hindi, nakita niya si boss. Lalo lamang siyang magagalit sa akin. Tama siya. Napabayaan ko na nga ang planong paghihigante. Unti-unti na akong nagiging abala sa mundong ginagalawan ko ngayon. Dahil doon, hindi ko na namamalayan. Unti-unti na rin nawawala ang galit sa puso ko. At mas gusto ko na ang nangyayari sa akin. Gusto ko na ng ganitong klaseng buhay. Kanina pa ba si boss? Oo, kanina pa. Ewan ko nga sa kanya kung bakit nagmamadali. Bilisan mo na, baka magalit yun sa'yo. May konting problema kasi sa bahay, kaya na-late ako. Yan pa naman ang ayaw na ayaw niya sa sekretary niya. Nihiya tuloy ako. Dumating na ba yung mga kausap niya? Puntahan mo na lang. Sige. Doon sa VIP room sa dulo nitong coffee shop, puntahan mo na lang siya. Tila mayayaman lang ang customer ng coffee shop na to ah. Artistic ang design. Sobrang nakaka-good vibes. Color and design symbolized ng tagumpay. At inspirasyon sa mga negosyante.
coffee na may smiley. Nakaharap sa akin. Samantaling si Sir, nakaharap sa malaking window glass. Nakitang-kita ang paligid sa labas. Sobrang taas pala ng coffee shop na to. Madin ang titig mo sa coffee mug. Kung girlfriend kita, magsaselos na ako. Sir, pasensya ka na kung na-late ako. Sobrang... Enough. Maupo ka. Sa tabi niyo, sir? Yes. Isang upuan lang naman dito. Pinaalis ko talaga yung isa. Ano po palang pagmimitingan natin? At sabi niyo emergency? Pwede ba sa akin ka tumingin? Huwag sa malaking salamin. Nakaka-amaze lang kasi. Upo ka na. Nabalitaan ko kay Ignacio, madalas ka raw mag-coffee break sa coffee shop sa office. Yes, sir. Paborito ko kasi ang coffee. Bakit ka mahilig sa coffee? Kailangan ko po talagang sabihin sa inyo? Yes. Interesado lang ako. Ang kape ay mayaman sa antioxidants tulad ng chlorogenic acid na maaaring makatulong sa pagsugpo ng free radicals sa katawan. Ang free radicals ay yung maaaring magdulot ng iba't ibang uri ng sakit. Ipinapakita nga sa ilang pag-aaral na yung regular na pag-inom ng kape ay maaaring makatulong sa pagsugpo ng ilang sakit tulad nilang ng type 2 diabetes at Parkinson's disease. At higit sa lahat, sir, pampatibay yun ang utak. Ang kape ay naglalaman ng caffeine. Isang stimulant na maaaring makatulong sa pagpapabuti ng mental na focus sa pagpapasigla ng utak. Hindi ka lang pala sekretary, no? Researcher ka pa. Sabi ko sa inyo, sir, hindi kayo manghihinayang sa pag-hire niyo sa akin. Oo nga eh. You impress me. Talaga, sir? You're an incredible woman I've ever met. Gumalaw yung tenga ko, sir, sa tuwa. By the way, sir, ano bang pag-uusapan natin? Humingin ka sa gawing kaliwa mo sa bintana ng salamin na yan. Ano po meron? Basta, tumingin ka lang. Fireworks and balloons? Oh, ha? Basahin mo. Bago pa tuloy ang iangat ng hangin. Can you be with me? Sir? Your marital status in your resume, single since birth, at hanggang ngayon, wala kang karelasyon. So walang makakapigil sa akin na ligawan kita. Sir? Gusto kita. Na love at first sight ako sa'yo. Sa elevator pa lang nung una tayo magkita. I got the wrong impression of you. You're not a loser. You're a winner. Because you captured my heart. Noong mga oras na yun, nakita ko kung gaano kasaya ni Boss. Kakaiba ang saya sa kanyang mga mata. Doon ko siya nakita ng ganun. Nagulat naman sa Alexa na makita ang dambuwalang fireworks na nagkikislapan. Maya-maya, umangat sa ere ang napakaraming mga balloons at may malaking letrang nakaukit na ang nakalagay ay, "Can you be with me?" At kinilig talaga ako noon, Dark Shadow. Doon din umamin si Alexa na may nararamdaman din ito kay Boss. Kaya talagang napakasaya ng gabing yon para sa kanilang dalawa. Naging opisyal silang mag-on. Hanggang hindi naglaon, tuluyan na silang umuwi sa simbahan. Pero hindi po dito nagtatapos ang lahat. Meron pa silang pagsubok na kanilang hinarap. I look out and I see the rain as it falls on my window pane. Alam mo bang napakasaya ko?
Dahil narito ka sa tabi ko, hindi ko akalain ang babaeng pinangarap ko ay akin na. Pinapangako ko, gagawin ko ang lahat na maging isang mabuting asawa at ama na magiging anak natin. Ako rin, Richard. Pangako. Aalagaan at mamahalin ko kayo na magiging mga anak natin. Sana hindi ka magbago. Hindi. Ikaw, huwag ka rin magbabago ha. Dahil kapag nagbago ka, hindi ko rin alam kung anong gagawin ko kung iiwan mo ko. Ngayon lang ako lumigaya ng ganito. Ako rin. Ulitin natin. Alam ko parang namadali kita. Hindi pa natin lubos na nakilala ang isa't isa. Sana kahit may makita man tayong hindi ka nais-nais sa isa't isa, hindi pa rin magbago ang status natin. Oo, Richard. Ikaw, kahit gaano pa kapangit ang matuklasan ko, hinting-hinti kita pakakawalan. Like a love song from long ago. Anong ginagawa mo dito sa rooftop ng building nito? Hindi kanila pwedeng makita dito. Ang alin? Million different sino? People all around. Lorena? No, you're searching for, I'll never find you there. For you are far beyond. Anong ginagawa mo dito sa rooftop ng building nito? Hindi kanila pwedeng makita rito. Matagal mo na bang alam to? Ang alin? Narito sa building na to ang pumatay sa ama natin, pero hindi mo nakikita. Sino? Hindi ko alam. Huwag kang magmamaang-maangan. Nagmanman na ang mga kasama natin. Nalaman nilang may ginawa kang isang malaking desisyon na hindi sumangguni sa amin. Malaking kasalanan ang ginawa mo. Binaliwala mo ang mga lahi nating aswang. Lorena! Nanggagalaiti sa galit ang mga kasama nating aswang dahil sa ginawa mo. Nagpakasal ka na wala kaming nalalaman? Alam mo bang kamatayan ang parusa nito? Saang batas ng aklat ng mga aswang nakasaad ang batas na yan? Pinagkasunduan nyo lang yan. Pero hindi inaprubahan ng ama nung nabubuhay pa siya. Kaya ba ganun mo na lamang kami baliwalain? Diretsahin mo ko. Anong kailangan mo? Patayin mo ang lalaking pinakasalan mo. Bakit ko gagawin yun? Siya ang pumatay sa ating ama. Hindi. Hindi ko alam. Hindi kami naniniwala. Kaya hindi mo siya magawang patayin dahil na in love ka sa kanya. Nabulag ka ng pagmamahal mo sa kanya. Mahal ko siya. Hindi ko magagawa ang gusto niyo. Kung hindi mo magagawa, kami ang papatay sa kanya. 10 ng aking mga kasamahan. Hindi. Hindi ako papayag. Kakalabanin mo kami? Kung kinakailangan, huwag niyo lang siyang mapatay. Kahit buhay ko, itataya ako para sa kanya. Kailangan mong masugatan para lumitaw ang kulay ng iyong dugo. At manumbalik sa iyong katinoan. Ang katotohanan tungkol sa iyong pagkatao. Aswang ka. At ang tao, mga pagkain lang natin sila. Hindi sila binibigyan ng puwang sa buhay natin. Ayoko nang magigante. Kahit buhay si ama, hindi niya gugusto yung mangyari to. Pabayaan mo na akong mabuhay ng normal. Iyong-iyo na ang trono ng pagiging pinuno ng aswang. Huwag mo na kaming pakialaman! Magiging karapat dapat lang akong pinuno kung mapapatay ko siya. Yan ang hinihingi ng mga kalahi nating aswang. Ang ipaghiganti ang pagkamatay ng ating pinuno, ang ating ama. Kaya papatayin ko siya! Papatayin ko siya! Ha! Sandali! Ano bang gagawin ko? Kung magta-transform ako bilang aswang, mahabol ko siya kapag ginawa ko ito ulit. Magugulo na naman ang buhay ko. Makukontrol na naman ako ng itim na kapangyarihan. Pero kailangan kong iligtas si Richard. Papatayin siya. Papatayin siya ng mga kasamahan kong aswang.
Hindi ako makapapayag na patayin nila ang lalaking minamahal ko. Namimirwisyo na naman sila. Huwag niyong pangiilaga ng mga song na yan. Barilin niyo ang sino mong papasok ng asyenda. Sir! Nanggugulo na naman sila. Nais talaga nila akong makita. Pati dito sa Maynila, umaali-aligid na sila. Kung makikilala ka ng mga aswang na yun, delikado ka. Tama ang sabi ni Papa. Mapanganib silang kalabanan. Dahil gaganti sila kapag kinanti sila. Sila naman ang naunang namirwisyo ha. Richard! Mabuti't nandito ka na. Saan ka galing? Akala ko nandito ka na. Pasensya na. Nagka-problema lang sa bahay. Inaayos ko lang. Sana sinabi mo sa akin na matulungan kita. Richard, mag-iingat ka sana lagi. Kung maaari, magdala ka lagi ng baril. Para kung sakali man na may panganib o malagay ka sa alanganin. Bakit ka ba nag-aalala ng ganyan? Narinig ko kasi kayo. Sinabi mo na sinasalakay ng mga aswang asyenda nyo. Paano mo kami narinig? Nasa labas ka ng gate kanina. Ang lakas kaya ng usapan ninyo. Ang lapit lang naman ng gate. Ah, oo nga. Huwag mo nang isipin yun. Huwag ka na madami sa problema ko. May hindi ka pa pala sinasabi sa akin tungkol sa asyenda ninyo? Sa San Martin yun. Ito yung asyenda ang iniwan sa akin ng aking mga magulang. Pasensya ka na kung hindi ko na nasabi sa'yo. Kasi matagal ko nang hindi napupunta ng lugar na yun. Ipinagkatiwala ko lang yun sa matandang katiwala ng aking ama. May namimirwisyo naman daw kasi mga aswang. Siguro, panahon na para malaman mo ang sekreto ko. Richard. Alexa, isa akong aswang hunters. Nanunugis ng mga aswang. Bakit? Ano bang ginawa ng mga aswang sa'yo? At hinahunting mo sila? Aswang din kasi ang pumatay sa lolo ko. Nagalit ang mga ito. Nang ipadevelop ng lolo ko, ang lugar ng pag-aari ni lolo na pinamumugaran nila. Sa galit nila, pinatay nila ang lolo ko. Kaya mula noon, nagkaroon ako ng kaisipang ipagiganti ang kanyang pagkamatay. Kaya nung lumaki na ako, inabagan ko talaga ang pananalakay ng mga hayop na aswang niyon. Binaril ko talaga ang isa sa kanila, ang pinuno nila. Ikaw nga ang pumatay sa ama ko. Hindi ko kaya. Hindi ko magagawa yun sa'yo. Hindi ko magagawa. Bakit ka umiiyak? May dahil lang ka rin kung bakit nagawa mo yun. Oo. Kahit ikaw man, kung sa'yo mangyari, magiganti ka rin, di ba? Pero simula nung nabaril ko ang isa sa kanila, naipagiganti ko na ang lolo ko. Kinalimutan ko na ang asyenda. Kung ganun, kami ang may kasalanan. Kung patuloy kaming maghihiganti, hindi na matatapos ang gantihan. Marami ang madadamay. Marami ang mapapahamak. Kailangan ko rin sabihin sa iyong totoo. Mukhang malaki ang problema sa bahay niyo. Apiktado ka rin. Natutulala ka eh. May sikreto din akong naisabihin sa iyo. Pero hindi ko alam kung pagkatapos nito, lalayuan mo na ako o kasusuklaman mo ako. Alexa? Ipangako mo, hindi mo ako lalayuan. Oo naman. Isa akong... Boss! Boss! May mga aswang! Ang mga salot ah! Papatayin ka namin! Wag! Kung hindi mo siya magagawang patayin, ako ang papatay sa kanya! Hindi mo magagawa yun sa asawa ko! Hindi ako makapapayag! Magkakilala kayo? Hindi lang magkakilala. Magkapatid pa. At kami ang anak ng pinaslang mong aswang. Alexa! Patawad kung nagliim ako sa iyo. Pero hindi ako papayag na saktan kanila! Sir! Aswang si Alexa! Sa ganda niyang yun, aswang dya! Papatayin kita, Richard! Pipigilan kita! Sige na, Richard! Habang hawak-hawak ko pa ang mga kamay niya, mo ako, tumakas ka na!
Wow! Astig naman na nag-aaway na dalawang sexing aswang na to sa harap ko! Walastig talaga! Hindi ako alis, Alexa! Mahal kita! Hindi kita iiwan! Ignacio! Ang baril ko! Ha? Sinong babarilin mo, boss? Hindi naman pwedeng si Ma'am Alexa kasi, di ba? Kakasabi mo lang, mahal mo siya? Ibalato mo na sa akin itong kapatid niya! Boss! Sayang! Pang beauty queen pa naman ang looks! Basta sa akin ang baril ko! Bilisan mo! Ang baril ko! Sige, boss! Tigilan mo si Alexa! Tigil! Hindi! Tinamaan ang binti ko! Tandaan niyo! Magbabayad ka sa ginawa niyo sa akin! Lumayas kayo rito! Kung ayaw niyong tagtarin ang bala ng baril ko! Lumipad na siya! Oy! Balik ka! Ihintayin kita! Alexa! Richard, salamat. Akala ko magbabagong pagtingin mo sa akin. Ngayong nalaman mo na ang totoo. Ano ka? Pinakasalan kita. Nagsumpaan tayo. Magsasama tayo sa hirap at ginawa. Magbago man ang panahon. Magbago man ang itsura natin. Pero ang puso natin hindi magbabago. Sir, sa labas muna ako. Moment yun to eh. Salamat, Richard. Sa kabila ng lahat, mahal mo pa rin ako. Kahit alam mo na ang pamilya ko may kasalanan, kung bakit mag-isa ka ngayon. Ikaw din. Salamat sa pagpapatawad mo sa akin. Dahil ako ang pumatay sa sarili mong ama. Totoong pagdating sa pag-ibig, napapawi ang maraming kasalanan. Dati gusto ko talagang maghigante. Pero nung dumating ka sa buhay ko, kahit panalaman ko na ikaw ang pumatay sa ama ko, i-realize ko, hindi makakatulong sa akin ang paghihigante. Kaya lang ang kinakatakot ko, kapag bumalik si Lorena, tsak na marami na siyang kasamang aswang. Hindi na mangyayari yan. Dahil kasama ko na ang pinakamagandang aswang na hinahanting ko. Manging ibang bansa muna tayo. Tingnan ko lang kung masundan pa tayo ng aswang mong kapatid at ng mga kasama niya. Doon na nga po nagtatapos ang kwento ng aking boss at ng asawa niyang tik-tik na aswang. Tunay nga talaga, Dark Shadow. Makapangyarihan ang pag-ibig. Pinapawi nito ang maraming kasalanan. At maraming kapuotan naman ang bunga sa puso at isipan ng isang tao kung ito'y pinaghaharian ng galit at puot. Pero si Alexa, pag-ibig ang naging babaw sa kanya. Nadaig ang kapangyarihan ng galit at puot ng kapangyarihan ng pag-ibig na umaapaw sa kanyang puso. Dahil doon, nagawa nilang patawarin ang isa't isa at tanggapin kung anumang uri ng nilalang o pagkatao meron ang bawat isa sa kanila. Ang kapatid naman nito na si Lorena, hindi na sila binalikan. Kasi nga, sa akin siya bumalik, Dark Shadow. Opo, Dark Shadow, tinamaan talaga ako sa aswang na to. Kasi siya naman ngayon ang hinabol ko. Hanggang dito na lamang po ang aking pagmamarites sa inyo, Dark Shadow. Ako pong muli si Ignacio, ang bodyguard ng isang aswang hunters. Ang iyong kasaysayan ay ginampanan ni na Rodcel Henene, Malin Pisico, Joben Hakutina at Buddy Boy Aborde. Audio and video editor Al Gilas. Nilapatan ng musika at angkop na tunog Kenji Buntaya. Ginawa ng script nina Makatang Mandirigma at Salvador Lubigan. Directed by S.A.L. At sa araw na ito, mga kaibigan, ang iparirinig namin sa inyo ay ang aming mga bloopers. Walang pakialam ang busko sa kung ano mang problema mo. Bisaya.
walang pakialam ang boss ko sa... Boss! Walang pakialam ang boss ko sa kung ano ang problema mo. Walang pakialam ang boss ko kung ano man ang problema mo. Basta lumabas ka dyan. Alam ng lahat na nasa building... Alam ng lahat... From first floor to sixth floor? Huh? Pa... From first floor to sixth floor. Paano mo nagawa yun? Aabalahin mo na naman ako. My proficiency in calendar management, record keeping, and communication makes me confident in my ability to handle demands of this world, of this role. If it's a lot. Ayun na kata. Sa'yo na ko. Ulit, my proficiency. My proficiency. She is so gorgeous. Tingin. Napakaganda niya talaga. Tama lang ang haba ng kanyang itim na buhok. Hanggang bewang. Anong sinabi mo? Cute ako? Oo. Nagugutom ka ba? Kain muna tayo ng resto. Kain muna tayo. Kinakakaano ng resto. Sige, sige, sige. Kain muna tayo sa resto. Nagugutom ka ba? Kain muna tayo. Kain. Nagugutom ka ba? Kain muna tayo sa resto bago ka umuwi. Madalas ka daw mag-coffee break. Break? Oh, break! Maganda, madalas ka daw mag-coffee break. Totoo ba yun? Sa coffee shop, sa office. Pero manager mo pa ako ha, manager mo pa kaya ganito ako. Nabalitaan ko kay Ignacio, Marites kasi yun eh. Latlan ng auto mabati. Ay, maaaring makatulong sa pagsugpo ng ilang saksin. Nag-commercial na? Anong kami? Wala nang iba dito. Ito lang talaga, sir. Garo kaya may ads ngayon eh. May ads ng kape? Mali mo kaya diyan man kita ma-open kaya pag yun ba yun, magpaan sa ito. Ipinapakita ng ilang pag-aaral na ang regular na pag-inom ng kape ay maaari makatulong sa pagsugpo ng ilang sakit. Ganoon talaga commercial, may isa rin. Wala, kinilig. Kinilig! Sana may managirit doon. Gusto kita. Na love at first sight ako sa iyo. Sa elevator pa lang. Elevator. Pero manager mo pa ako ha? Manager mo ko. Kahit ganito ko. Manager mo ko. Ako yung may-ari ng building. Gusto kita. Na love at first sight ako sa iyo. Sa elevator pa lang nung una tayo magkita. I got the wrong impression of you. You're not a loser. You're a winner. Because you captured my heart. Maraming salamat. Ito pong muli si Dark Shadow. Magandang gabi.